Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Thank you. At ito rin po ang inaabangan, ano ho, mga kapatid, ni Dr. Victoriano dyan sa Iriga City. And also, syempre po, inaabangan din po ito, opo, ng butihing may bahay ni Sir JB Garganera na si Aline Ferrer. Pastor Jeff, Happy New Year! Speaking of Pastor Jeff, nakatutok din sa atin ngayon at nag-aabang sa The Daily Brad si Carlo Aquino. Yung aktor na si Carlo Aquino. Good morning, Carlo. Nagda-drive siya tapos nakatutok siya sa Radyo 5. Good morning. Thank you, Carlo. Gandang morning, Carlo. Safe driving. Okay. Brad Jeff, good morning. Good morning, Brad Ted. Good morning, Chacha. Of course, wow. Good morning kay Carlo Aquino at sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Praise God. Praise God that we are, you know, ang simula ng ating linggong ito ay napakainam dahil nga ang ganda ng iyong signal. So baka mausog pa tayo, Brad Jeff, ha? O sige, ngayon po ay Enero at 4, marami nag-aabang sa atin at pinakamaganda nga simula ng ating araw po, ng ating linggo, ng ating Lunes na ito, ang panalangin po at mga salita na nananggagaling po sa kasulatan mula mismo kay Brad Jeff. Brad, go ahead. Alright, good morning po sa ating buong tagapakinig at tagapanood. Alam niyo, Brad Ted, pagka ganitong Monday, first Monday of the year, ang terminology na marinig natin sa mga uring manggagawa at sa mga nanay din is back to reality. Naalala mo yun, Chacha, pagka Monday, first day of the year, yes. Back to worries, di ba? Mm-hmm. Alam mo yon, balik na naman tayo sa realidad. Ako, wala nang gatas ng kalabaw ngayon dito sa kapagkainan sa kabanatuan, kaming gatas ng kalabaw. Balik na rin yung parang, alam mo yon, yung parang pressure cooker lang na nakahinga ng konti, balik na naman tayo, another year, susuungin natin, balik sa mga bayarin, balik sa problema. And sometimes, yung hearts and minds natin, yun ang delikado eh, are being troubled. When we worry, Brad Ted and Chacha, ang directly affected ay ang puso at isipan na natin. Hindi tayo makapag-isip ng tama pagka-apektado yun. Wala sa hulog, wala sa wisyo, ika nga ng mga ating kapwa Pilipino. May mga tendency tayo pag nag-worry, Brad Ted, that we tend to overthink. Hindi pa nangyayari yung worst na iniisip natin. Kaya, alam mo, may reminder nga si Jesus eh. Sabi niya, do not worry because sino sa inyo, who of you by worrying can add a single day in your life? Diba? Kung nakakasolusyon lang ang pag-worry, edi lang tayo, nag-worry na. Diba? Kung may problema ka sa pera, nag-worry ka, bigla may darating na pera, edi mag-worry na lang tayo lahat. Pero somebody once said, worrying is like a rocking chair. Right? Diyan sa pakita may picture, it gives you something to do, but it gets you nowhere. Magiging busy ka sa pag-worry, pero wala namang ma-accomplish. Kaya I'd like to jump sa ating reminder sa mga tagapanood at tagapakinig ngayon. Philippians Chapter 4, verse 6. Ang ganda na to, Brad Ted. Don't worry about anything. Ang dali sabihin, ano? Pero sinulat kasi sa Bible, kaya this is a command. This is not a suggestion. Sabi, instead, pray about everything. So sabi, instead na mag-worry ka, hindi denying the fact na may problema, pray about everything. Sabi, tell God what you need. Iluhod mo kay Kristo, iluhod mo. And thank Him for all He has done. Yun ang malupet, Brad Ted. Kasi sabi nito, instead na mag-worry, idulog mo kay Lord na may kasamang pasasalamat. Minsan kasi, ako, I'm guilty of this. Ewan ko yung mga taga-sunod natin. Minsan yung dasal natin, puno lang ng request. Saka reklamo. Pero Brad Ted, when we pray, with thanksgiving, ano ang resulta? Sasagutin niya nitong next verse natin. Ano kaya ang resulta when we pray? Sasagutin kaya lahat ng pinagdarasal natin ng yes? Para ba siyang genie na magdasal ka, bibigay ko yung solution sa problema mo? Eh, Brad Ted, ano ba purpose ng prayer kung hindi rin niya sasagutin? Well, tingnan natin kung ano yung sagot ni God. Sabi, then you will experience God's peace. Wow. Hindi sinabi nitong, then I will answer all your prayer. Mawawala problema mo sa biyanan mo, mawawala cancer mo, mawawala problema mo sa pera. No. Ang solusyon ni God, you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. Kaya daw yung peace will guard our hearts and mind. Yung sabi ko kanina, yung heart and mind as you live in Christ Jesus. Alam mo, Brad Ted, as I end, minsan nagdarasal tayo, feeling natin ang solusyon, pera. Hindi, sagot ni God, peace. Hindi, pera kailangan ko. Hindi, peace kailangan mo. Kasi minsan feeling natin, pera ang solusyon sa lahat. Eh, kung pera ang solusyon sa lahat, di sana lahat ng corrupt official na kinunire-report ni Brother Ted at ni DJ Chacha, eh, di masaya na sana sila lahat. Pero we all know na
hindi pera ang solusyon sa lahat. In fact, some people nagkakapatayan dahil sa pera. May mga miserable marriage kahit milyonaryo ka. I'm not saying hindi sumasagot si God ng pera ang solusyon, but I'm saying hindi solusyon ang pera sa lahat ng problema. Ang binibigay ni Lord as I end ay peace. Yun ang prayer ko sa lahat ng ating mga tagapasunod, na God will give us the peace, and the Lord God says, He will guard our heart and mind. Hindi ka bubuligligin ni taneng, kasi yun ang lagi niyang pinupuntirya, yung ating puso at isipan. Popostehan daw ni God yan. Babantayan niya yung ating guard, yung ating heart and mind. Pagising mo sa umaga, wala nang worries. Kaya, brother, tanong ko sa mga tagasunod natin, puno ba ng pasasalamat ang puso mo kapag ikaw ay nagdarasal? Yan ang ating daily bread challenge. Pag nagdasal ka ba, puro reklamo o puno ng pasasalamat? Lord, salamat, buhay pa ako. Lord, salamat, may ako opportunity ngayon makinig ng show ni Ted at ni Chacha. Salamat, Panginoon, sa umagang ito na binigyan mo ako ng lakas. Yun dapat ang ating mga dasal. Tapos sabihin mo lahat ng problema mo kay Lord. Tayo magdasal kasi po first Monday of the year, let's pray that God will give us peace. Lord, marami po salamat sa salita mo, that when we offer our prayers with thanksgiving, bibigyan mo po kami, Panginoon, ng peace, kapanatagan ng puso at isipan. Kasi minsan, Lord, feeling namin pera ang solusyon. Pero ang solusyon mo, hindi, peace. Pag may peace kami, knowing that you are with us, wala na kaming magiging worry sa buhay. So salamat po. Bigyan niyo po kami ng kapanatagan, katiwasayan ng puso at damdamin at isipan para po maharap namin ang hamon ng 2021. With or without vaccine in sight, alam namin na we have peace, because peace is not the absence of storm. It's your presence in the midst of storm. Salamat po sa araw na to. Sa pangalan ni Jesus, amen. Amen. And peace be with you, Pastor. Peace be with you. Amen. Salamat na marami. Thank you so much. Very wonderful, huh? Mm-hmm, mm-hmm. And very meaningful indeed. Mm-hmm, no? Mm-hmm. Peace. Contentment will lead to peace. Mm-hmm. Amen. Brad Jeff. Amen. Catch you tomorrow. And I'm so delighted. Ang ganda-ganda na ng signal mo ngayon, Brad Jeff. Iba si Pastor. Happy New Year, Brad Jeff. Thank you. The Daily Bread, the one, the only, Pastor Jeff Eliscopides.